Iya, sa mga Tropovits kong malulupit, ako nga pala ito, si Kamote. At meron naman tayong balitang Tropovits. At mga Tropovits kong malulupit, meron naman tayong napitik o natagap na iba't ibang post o iba't ibang artist dito sa mundo na Tagalog rap o hip-hop sa Pilipinas. Ito yung ating ilalad sa inyo, isa-isa yung mga post dito ng mga rapper, ng mga idol natin, mga Tropovits kong malulupit. At syempre, umpisahan kagad natin dito sa hari ng Tagalog rap na si Andrew Ford Espiritu. Ito yung naging status ni Andrew Iyo, ni Kuya Drew. Ang sabi niya dito, it's hashtag Pomelo time. Every time I'm in Davao, that's what I have to do. Ayan ha, hashtag fresh, hashtag masarap, sabay emoji na nakatawa, sabay dunggalo sign. Mga Tropovits kong malupit. At ito, makikita nyo naman dito, yung postura dito ni Andrew E. Worldwide, mga Tropovits kong malupit. Ayan nga yung naging status dyan ni Kuya Drew, mga Tropovits kong malupit. At ito, medyo marami to ha. At ito pa, sabi niya dito, I'm so excited to rock you again. Hashtag Abrenian, sabay emoji na nakasalamin. Saka sabay let's go go at Joy Bernos. Ayan, sabay emoji na nakasmile, sabay yung emoji na nagdarasal. At ito nga yung Abrenian Kawayan Festival 2022. Ito, Abrenian Dance Crew and Variety Show. Ayan, ha? March 9, 2022, 7 p.m. Abra Sport Complex. Ayun, celebrity guest. At isa nga dito, si Kuya Drew o si Andrew E. At ito pa, si KD, Alexa, si Madam Inuts, Junior New System, Dance Crew, at ito nga si Sky. Ayan, mga Tropovits kong malupit. Kayo nang bahala dyan, basta makikita nyo naman dyan sa mismong poster. Mga Tropovits kong malupit. Ayan yung naging status dyan ni Andrew E. Worldwide. At ito pa yung pinaka-latest na post ni Kuya Drew. Ang sabi niya dito, now 46 million streams on Spotify this March. Yeah? Maraming maraming salamat po. Keep on enjoying Andrew E. Music. Ayan. At makikita nyo nga dito, 46 million streams this March. Ngayong March lang yan, mga Tropovits kong malupit. Ayan nga, mga Tropovits kong malupit ang naging status ng Andrew E. o Hari ng Tagalog Rap, mga Tropovits kong malupit. Kayo nang bahala dito. Punta naman tayo dito kay Carding Burdado, ha? Ito yung naging status naman yan. Sabi niya dito, lahat ng perang nakuha mo sa maling paraan, kukunin ng tadhana sa masakit na pamamaraan. Ayan, ha? Ingat! Ayan nga, naging status ni Carding Burdado. At ito, punta naman tayo dito kay Idol Panyero. Ito ang sabi dito ni Panyero. Hip Hop Night with Romano Oman B, Baeza, Carding Burdado, Panyero, Markadong Bungo, Buji, DFT, Victor Biente, Demission. Ayan ha. At syempre, and many more. Sabay puro ako yung dunggalo sign, sabay emoji na nakasalamin, at saka peace sign. Solid. Ayan. Kumbaga nga, sabay bungo. At puro ako. Ito nga yung mismong gabi na alam nyo naman na merong boom back trap party. Ayan, mga Tropovits kong malulupit. Yan nga yung ginanap kagabi, mga Tropovits kong malulupit. At talagang makikita nyo naman kung gaano ka-solid yan. At hindi natin napitik on a dugat yung mga video nila. Kaya picture lang tayo, mga Tropovits kong malulupit. At pupunta naman tayo dito kay Wang Budis. Ito yung naging status ni Wang Budis. Sabi dito, salamat sa panibagong buhay bilang Wang Budis. Dalangin lang eh, matigil ang nagaganap na gera. Sabay dasal, mga Tropovits kong malulupit. Salamat sa mga nakaalala. At dahil nga birthday o kaarawan ngayon ni Idol Wang Budis, syempre happy happy birthday sa'yo, Idol Wang Budis. Ito, punta naman tayo dito kay Good Broad Production. Ito yung naging status niya. Ang sabi niya dito, disclaimer for Tagalog Rap Hip Hop Community Only PH. Magkakaroon ng pagbabate kung paniniwalaan nyo ang aming paniniwala, at tutok din ang aming mga alituntunin. Pero kung hindi, question mark, as, meron lamang tayong pagkakasundo. Diyan kayo at dito kami para walang away. Doon na rin pumapasok ang salitang peto na lang. Kaya sa mga rapper dyan na ginagamit si King Francis M at ang
kanyang mga salita laban sa iba o gawing batayan ang kanilang masamang layunin para manira ng grupo at paniniwala nito, sana huwag niyong abusuhin, lalo na kung wala kayong sapat na kapasidad. Umintindi, ayan ha, malinaw yun, nagmamahal at rumirespeto sa bay puso, admin multo. Ayan nga, at ito yung mismong shiner ni Good Rug Production. At makikita nyo dito, ang sabi niya dito, respeto para kay King Francis M. Pero ang ideolohiyang ang magkaaway ay pagbate ay kailanman ay hinding-hindi mangyayari dahil sa ating mga kakaibang paniniwala. Kailanman ay walang pagbabate, pero may posibilidad na magkasundo. Admin multo. Ayan nga, naging status ha, ni Good Rug Production at napakalinaw nun, mga tropa fits kong malulupit. At ito, punta naman tayo dito kay Bertong Bungo, mga tropa fits kong malulupit. Ang sabi niya dito, malakas ang event na naman kagabi ang naganap. Maraming maraming salamat sa mga nag-imbita, especially ni Kuya Buji DFT at Kuya Kenneth Dwight D. Solid. At sa mga nakasama namin kagabi, Kuya Romano Oman B. Baeza, Victor Biende de Mission at Bunso Kiel Baeza, at syempre buong MBINK Pete Carding Bordado. Maraming salamat sa lahat ng mga sumuporta. At ito nga syempre, kasama nga kagabi, itong si Bertong Buo, makikita nyo nga dito yung kanilang mga picture na naganap kagabi dito sa nga sa event ng Boom Bap Trap Party kagabi. Mga tropa fits kong malulupit, ha? Kayo nang bahala dyan. At punta naman tayo dito kay Benjo de la Cruz. Siyempre, nasa Detroit. Yan, ha? Ito nga, salamat sa mga nag-PPM na nag-aantay ng full mixtape ko. Nakakatuwa kasi kahit tarantado ako, nakasuporta kayo. Huwag kayong mag-alala. Di ko kayo bibiguin ng mixtape na to. Ayan ang sabi dito, ha? Hayaan nyo, dalawa na lang ang minamastering. Pagka-mastered na, gagawa ako ng GC para sa advance download at ma-play nyo na agad ang kabuuan bago ko i-upload ang buong mixtape. Benjo de la Cruz. At ito nga yung mixtape na inaantay natin lahat kay Benjo de la Cruz ng Republican. At ito, punta naman tayo dito kay Crazy Mix, ha? Ang sabi dito ni Crazy Mix, ito yung oras na mapapasabi ka na lang na buhayin mo pa ako ng isang araw at hindi na ako iinom. Ayan ha, sabi dito ni Crazy Mix. At makikita nyo nga dito kung ano yung pinost niya na parang nasa Inidoro, na common sense na lang, alam nyo na yung mga tropos kong malulupit, ha? At ito, punta naman tayo dito kay Ren Taro o kay Balasubas. Kilala nyo na ito. At ito nga ang sabi dito, isang tabi ang galit, positibo lang palagi. Positibo. At ito nga yung link, ito yung pinakabagong labas ni Ace Pipe at saka ni Ren Taro na pinamagatang Positibo. Nandiyan na nga yan sa kanilang YouTube channel. Susugi nyo na yan. Pasensya na kayo. Hindi ko lapit eh. Ang kanta na yan na Positibo nila. Mga tropa bits ko malupit. At ito, punta naman tayo dito kay Crazy D ng Dunggalo. Ang sabi niya dito, putang ina nyo. Sakit ang tiyan ko sa inyo, sabay emoji na puro tawa, mga tropa bits kong malulupit, ha? At ito pa, nasabi naman dito ni Baste ng Dunggalo, ayos, dapat tanggalin na lang yung posi, dapat tibo na lang. Ay, yung naging status ni Baste. At ito pa, ang sabi pala niya, nice move, ha, mga tropa bits kong malulupit, ha? At ito, punta naman tayo dito kay Idol Shubaldi ng Republican. Happy birthday sa pinakamamahal kong anak. 6 ka na ngayon. Bilis talaga ng panahon. Sa'yo ko lang naranasan yung habang pinapagalitan ka, nag-i-English pa ako para lang maintindihan mo. Lang ya kasi, napabayaan ka sa YT. Love you, Cheska. At ito nga yung mga tropics kong malulupit, ay yung birthday o kaarawan ng anak ni Idol Shubaldi
ng Republican. At ito, punta naman tayo dito sa death threat, ha? Ito. Ito nga yung sabi dito ni Ronald Allen Salanga o Salanga. Eh, kumbaga, alam niyo na, ito si OG Beware, ha? Ang sabi niya dito, some of my achievements, gold and platinum awards, awarded on Eat Bulaga and GMA Super Show ni Kuya Germs. Ito po yung mga pinaghirapan ko para mataguyod namin ang Pinoy hip-hop ng mga panahon na yon. Salamat po, Lord, dahil hanggang ngayon, nagagawa ko pa rin ang binigay nyo po na talent sa akin. Good day, inspiration. At ito, makita nyo nga dito yung mga plaka o yung mga awards na natanggap dito ni OG Beware ng death threat, ha? Mga trowa bits kung malulubit. Nilalang-nalala nyo na yan. At punta naman tayo dito kay Kenshin Himura o si Blessing Chung. Ito ang sabi niya dito sa kanyang status, matagal na akong kumikilos ng malaya. Kaya mas pinili ko sa underground dati pa. Pinagsisikapan ko buuin ang konting pangalan ko sa sarili kong pagsisikap. Sabay tumatawa o puro emoji. 28 years kong minahal ang rap. Good morning! Ayan nga yung naging status, ha, ni Kenshin Himura. At ito, punta naman tayo dito kay Benson Odulio Malubay. O, siyempre, alam niyo na, si Abaddon. Ang sabi niya dito, pasensya na po sa mga hindi ko nare-replyan. May pinagdadaanan lang po, sabay doon nagdarasal. Reply po ko asap kapag okay na ako. Ayan, ha, ang naging status ni Benson o ni Abaddon. At syempre, napakomment dito ang kanya kaibigan na si Joren Tuglax Montaño. Matyan! Ang sabi dito, love you, son. Magiging ayos din ang lahat, pari. Ayan, ha. Ayan nga naging status ni Abaddon. At ito, punta naman tayo dito kay Don Ruben Beats. Syempre, ang sabi dito ni Don Ruben Beats sa mga gumamit sa beat ko, salamat po sa by heart. Umabot na rin sa 320 plus random ang nag-produce, send ko sa iba't ibang grupo sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Ang beat ko nasa 1,000 plus pieces na may mga unreleased pa at may mga independent solo. May duo pero yung saya ko, mga tol, nakakaiba ang dami nun. Halos lahat nandito sa baba. May ilan din naman na nasa baba siya nung nakatrabaho ko. Ngayon, nasa taas na. Proud ako, mga tol. Taos puso ako, nagpapasalamat sa inyong lahat. Pangako na itutuloy ko hanggang sa abot ng makakaya sa kung sino ako sa likod ko. Ayan, ha. Salamat po talaga sa inyong lahat. At syempre, kay Eunice Lois Vocal Tag na nagdagdag lakas sa tunog ko. Ayan, ha. Don Ruben Beach 2035. Ayan na, mga trowa bits kong malulubit. Ang naging status ni Don Ruben Beats. At ito, punta naman tayo dito kay Target Achilles. Siyempre, si Idol, ha? Ang sabi niya dito, kung nagagalit ka o sinisiraan mo ang isang tao na walang masamang ginawa sa'yo, malamang inggit yan, Brad. Sabay dila na emoji. Mga trowa bits kong malulubit. Trento ko yun, ha? At ito, punta naman tayo dito kay Flick G. Ayan, ang sabi dito, mahalin mo yung ginawa mo at mamahalin ka nito pabalik. Ayan, ha? To God be the glory. Hashtag katas ng rap. At ito nga, makita nyo dito si Flick G nakasama ang kanyang asawa na nakabili, ha, ng bagong sasakyan. Mga trowa bits kong malulupit. At ito, punta naman tayo dito kay Drex Galindez. O syempre, kay Drex Lira. Ang sabi niya dito, ang hirap na magnegosyo sa panahon ngayon kapag ganito ang mindset ng mga tropa mo. Layuan mo pag ganito sila. Mag-isip, wala kang mapapala. Ako na ang nagsasabi sa'yo. Edit, nakita ko lang, hindi ako ang sinasabihan. At ito nga, makita niyo dito yung shiner dito ni Drex Lira, nakalagay dito, tandaan mo tropa, yung nagpaangat sa'yo, idol. Kaya okay na mamburaot sila sa'yo. Kasi sila naman ang nagpaangat sa'yo. Sabay, fuck you, sign, ha? Mga tropa, bitch ko. Pag ganyan nga naman ang mindset ng mga tropa mo, eh talaga namang wala. Walang mapapala. At ito po naman tayo dito kay BJ Prowell ng Baby Boys. Ang sabi dito, 500 views sa loob ng 11 days na lang sila. Nakakaawa din. Yan na, mga tropa, bitch ko. Mukhang may pinaparinggan si BJ
Prowin. At ito punta naman natin dito kay Steel One. Siyempre ha, ang sabi dito ni Steel One, matamis na tagumpay ang pinakamasarap na ganti sa mga taong minsan kang inapi. Ayan ha, ang ganda nun. At ito punta naman tayo dito kay Lady Mustard Jack. Ha, mga trauma bits kong malupit. Ang sabi niya dito, medyo mahaba to, para matapos na po ang mga haka-haka at katanungan ng iba, kailangan ko din ipaliwanag ang side ko para din sa ikakatahimik ng lahat. Ito ang sabi niya dito ha. Sumabak ulit ang grupo namin sa musika sa kadahilanan na ang usapan namin ay gagawa lang kami ng kanta, kumbaga remembrance, para sa pagtanda ay may papapakinggan pa kami. Hindi namin akalain na madami ang fans na nag-aabang na gumawa pa ng mga bagong kanta. At sa di inaasahan, nanalo kami sa Philippine Rock Olympics. At doon, nagsimula na kami gumawa ng mga bagong kanta at MV o music video. Sa isang music video, kailangan kong mawala ng mga 3 araw o mahigit pa para sa mga gagawin. Andyan ang mga nagka-event kami at o pinupuntang event na kailangan kong ulit mawala at ilang at iwan ang aking mga anak. Sa totoo lang po, hindi sanay ang mga anak ko na wala ako nang matagal o hindi nila makasama. Sa una parang masarap, parang masaya kung san-san kami nakakarating at nakakapunta. Itong huling uwi ng aking kagrupo at inimbitahan ako sa kanilang bahay para sumulat at gumawa ng mga 8 kanta, iniwan ko ang mga anak ko nang mahigit 1 linggo. Wala akong ginawa kundi sumulat, mag-record, kahit sinong magulang o ina, kahit anong sarap ng kinakain mo, kahit anong ganda ng lugar ang pinupuntahan mo, sa puso mo bilang isang nanay, hindi mawawala sa isip mo kung kumakain na ba ang anak mo, tulog na ba sila, ano nga kaya nangyayari o lagay nila. Mga kalagitnaan ng andun ako, bilang tao, di ka man mapagod ng physical, yung utak mo napapagod at na-pressure. Doon po sinumpong po ako ng high blood. Umuwi po ako ng 1 araw sa bahay para sana makapagpahinga. Pero kailangan kong bumalik kinabukasan kahit alalang-alala na ang nanay ko at hindi na ako pinapabalik. Pero kailangan matapos yung mga gagawin namin, kaya bumalik pa din ako. Pagkatapos nun, doon ako nakaramdam ng lungkot at nakapag-isip-isip na kumalas sa grupo. Binala ko po talaga na magretiro na, pero madami ang naghihinayang at bilang isang artist, hahanap-hanapin yun ng katawan at pagkatao mo. Hindi po ako nagsulat ulit para makipag-kompetensya sa kahit na sino. Masaya lang ako na makapagsulat at maipakita ang konting talent na meron ako. Una-una po, wala po akong gustong salian o anibal na anumang grupo. Kung sino man po ang nakakasama o makakasama ko pa, wala po silang kinalaman sa desisyon ko. At sa mga haka-haka dyan na gusto kong umalis sa Dunggalo para magpasikat, hindi po totoo yan. Ang plano talaga ng mag-asawa ay kumawala daw kami sa Dunggalo para lumawak ang mundo namin. Mag-mainstream, nukumpleto pa kami at andun pa ako. Bandang huli, wala pala kaming sariling desisyon. Kahit tanungin nyo pa ang naging director sa music video namin na tumabi. Una, nilagay pa namin ang logo ng Dunggalo. Pero nung mga sumunod, ayaw na nila. Tinanong kami ng isa kong kagrupo kung ilalagay pa. Sinabi naman, oo, bakit hindi? Pero sa huli, sila pa rin na nagdesisyon na huwag ilagay ang logo ng Dunggalo sa kadahilanang wala naman daw ang bag yun sa ginawa naming music video. Kaya hindi ko po talaga gustong umalis sa Dunggalo. Sila ang may balak talaga nun. Ako po ay hindi nagpapahayag para magpasikat o manira ng ibang tao. Gusto ko lang malinawan ang lahat.
hindi ako papayag na siraan na lang ako ng basta. Mahal ko ang music, meron o wala man, ako mapala, maniwala man kayo o hindi, hindi ako nagpapaawa para makakuha ng simpatya. Pinaliwanag ko lang ano talaga ang tunay na dahilan ng pag-alis ko sa grupo. Mas okay na po ako ng ganito. Pag may oras gagawa ng kanta at hindi ko na mapapabayaan ang mga obligasyon ko, mahalaga para sa akin ang aking pamilya kaysa sa anumang bagay. Hindi mababayaran ng kasikatan ang payapa at masayang pamilya. Masaya ako bilang isang ina na hindi ako nagkukulang sa oras o anumang bagay para sa mga anak ko. Bago kami sumabak at kinausap ko ang isang kong kagrupo na ako ay walang sobrang pera o maiambag para sa music. Talent lang po ang meron ako. Ang sabi naman niya, siya ang bahala sa lahat. Pero alam ko, balang araw ay masusumbat niya lahat iyon sa akin. At hindi nga ako nagkamali. May nakarating sa aking balita. Yan po ang tunay na katotohanan. Mamatay na ang nagsisinungaling, sabay nagdarasal. Salamat sa makakaunawa, sabay nagdarasal. Hindi ko po talaga kayang mag full time sa music at mag mainstream. Ayos na ako dito sa baba. Ayan ah, mga tropa bitch ko malwit. Medyo maaba yun. Yung mismong parang statement o nilahad na paliwanag dito ni Lady Masta na si Jack. Mga tropa bitch ko malulupit ha. Kayo nang bahala dyan dahil alam nyo naman yung issue ngayon sa Lady Masta na alam nyo naman na buwag na. Ha? Mga tropa bitch ko malulupit. At ito, naging status naman ni Joanne. O, si Joanne ng Lady Masta rin. Mga tropa bitch ko malulupit ha. Ang sabi niya dito sa kanyang status, darating yung panahon na puro respeto na lang pero hindi na tayo pwedeng magkaibigan. Ayan ang mga tropa-bits ko malulupit ha. Kayo nang bahala dyan. Ayan yung sa Lady Masta rin yan. Pero alam na natin na wala na at buwag na ang Lady Masta. Mga tropa-bits ko malulupit. Kayo nang bahala kung anong isipin nyo dyan. At dito ko natatapusin ang aking balitang tropa-bits. At yun mga tropa-bits ko malulupit. Babalik na lamang ako pag meron na uli akong napitik. Nakuha ng mga chismis o iba't ibang post ng mga iba't ibang artist dito sa mundo na Tagalog rap o hip hop dito sa Pilipinas. Yes! At yun mga trolls kumalawit, kinakapos na ako mga trolls kumalawit. Sobrang salamat, ako nga pala ito si Kamote One. Ingat kayo palagi at yun, peace! I'm out!